What's up mga ka-riders? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Papakita ko lang sa inyo, gagawa kasi ako ng patungan ng plywood para maayos yung sa lansya ng mga plywood. So ipapakita ko lang sa inyo para makakuha kayo ng idea kung paano gumawa ng patungan ng plywood para maayos ang pagsalansya ng mga plywood. So tara, samahan nyo ako. Yun, mga riders, nandun yung mga gagamitin nating materials. Kahoy. 2x3 na kahoy. Kindry. Kindry. So, may apat tayo na pang brishing. Ito. Apat pang brishing. Yan. Yung pinaka pang ilalim tsaka sa taas to. Yan. Ito ay ayun na kuha rin tayo ng apat doon. Ay bali anim. Anim yan, 2, 4, 6. Panggilid at pang taas. Yan. Sa anim, tapos apat na pang bracing. So yan. Pare-parehas ng haba rin ito. Ay itong isa mahaba pa. Pumunta pa natin itong isa. Yan. Yung mahaba pa ito, puputulan lang natin ito para pantay. Puputulan lang natin ito. Ayun, pantay-pantay na itong apat. Paan natin. So, ikakasa na natin mga ka-riders. O, fast forward na muna tayo para mabilis. Pakita ko lang mamaya sa inyo pag naka-pwisto na. Riders, na pako na natin yung pinaka bracing niya, pinaka pa yan, pako na natin yan. So ilagay na lang natin tong dalawa na to, ilagay na lang natin to para dito pahaba yan, dito kukunik dito sa kabila yan. Tapos yung mga plywood dito, nakatayo. Yan. Papasok yan. Parang kagaya nung isa dun na ginawa ko dun sa dulo. Yan. So, mga kahoy dito sa taas, plywood dito sa ilalim. So, tara, kabit muna natin. Mga riders, na i-connect na natin pinaka-bracing niya. Mamaya tatayo na natin yan. Ayan. Ayan. So kulang pa ng dalawa dito sa ilalim, o lalagyan rin natin. Ang mangyari niyan kasi itong mga plywood na to, saksak lang natin yan doon. Ito, ito mga nakasandal. Tapos ito ayusin natin. So ang ilalagay ko dyan ngayon, pag naayos na yan sa taas,
Ilalagay natin dyan mga kahoy na lang. Hiwalay yung kahoy. Hiwalay yung mga plywood. Yan. So may mga plywood pa doon nakasandal. So doon na natin ilagay yung mga plywood sa bago natin gawa. Yan dito. Ayan, lalagyan muna natin ng bracing yung pinakailalim. Tara. Ayan, tayo lang natin. Tayo lang natin to. Rider. Medyo mabigat to. Mabigat. Ayan, ganyan yung piston yan, mga ka-riders. Pag ganyan yan, dito natin sasuksok yung mga plywood patayo. Ayan. Tapos dito sa taas, pwede rin mga bakal. Pag ganyan. So, kabit ko muna to, ang kabilang side. So, pass forward tayo ulit para mabilis at tipid sa memory. Ayan. So, tara! Riders, piston na natin. Ilagay na natin dito yung ating ginawa. Ito natin ilagay. Ganyan. Oh, tara. Buhatin na natin. Riders, yan, okay na yung ginawa nating patungan ng mga plywood. So, dito, yan. Kung pag nagkuha ka ng plywood, hugutin mo na lang. Di kagaya dati na nasa baba, nagkapatong-patong. So, medyo mahirap kunin pag nasa ilalim yung kukunin mo. Kasi natatabunan siya sa ilalim. So, ngayon, ito, dihugot na lang. Tapos yung mga maliliit na ilagay ko sa taas yung mga pang sidings. Yan. Ibang plywood, so hindi pa tayo natatapos. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Pagod na rin ako kasi kanina ko pa ginagawa to. So hanggang dito na lang muna. Yan. At least nagawa na natin. Salansa na lang natin yan bukas. Yan mga riders, ito yan dati kasi yung una kong ginawa. Ayan, medyo ayan, hindi maayos yung paggagawa. So ang gagawin natin dyan, ayusin natin yan, tapos puro kahoy na lang ilalagay natin dyan. Puro kahoy na lang, wala ng plywood. Alisin natin yung mga plywood na yan. Ayan, ganito nangyari dyan. Sa ilalim yung manipis, nasa taas yung mga kapal. So pag kumuha ka ng manipis, kailangan mong tanggalin lahat bago mo makuha yung ginawa natin, yung kagaya nung sa kabila. Ayan, yung kagaya na lang nitong ginawa natin para mas madaling hugutin. Nakatayo siya. Ayan. Tapos yung maliliit na rin sa taas. Ayan. So, okay na yan, mga ka-riders. Bukas naman. Bukas ko na ito ayusin. Pahinga na muna. Pahinga na muna. Kasi napagod na ako. Ayan mga riders, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo yung gawa natin. Ayan, sundan nyo kung paano ko ginawa. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Ayan mga riders, maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na. Pindutin mo yung notification bell para lagi kang updated pag may i-upload ako mga video. So hanggang dito na lang, maraming salamat.